kami na ngayon ang mamumuno at magkakaroon ng military junta. Yan po ang nangyari ngayon sa Thailand at yan din ang nangyari sa Burma. Alam nyo, hindi malayong mangyari yan, ha? Kasi dito sa Pilipinas, nung pinayagan nating makialam ang militar ng First People Power, eh talaga pong sumunod na tayo sa yapak ng Thailand na nakikialam na ang military sa politika. Pero kung ito po talaga ay kudita, wala pong basihan na yung constitutional succession. Bakit? Kasi babaliwalain na nila yung saligang batas. So wala rin karapatan si Inday Sara Duterte na umasa na siya magiging constitutional successor. Naman po, nabiyak ng unit team. At ngayon po, eh parang meron na talagang engkwentro sa panig ng Marcos at ng Duterte. Dahil sa parte ng mga Marcos, anong ginagawa nila sa mga Duterte? Unang-una, nandyan yung planong i-impeach si Inday Sara. Nandyan yung planong ipakulong si Inday Sara at si Presidente Duterte. At yung mga naging general na naging loyal kay Presidente Duterte, kasama na nga si Bato de la Rosa. Nandyan yung sa akin. Yung paninira sa akin at yung sinasabi na ako daw ay guilty ng syndicated human trafficking. Sino man tinrafficking ko, no? Excuse me, no? At siyempre, nandyan din ngayon yung paratang ng droga laban kay Congressman Pulong at saka kay Manz Carpio, Attorney Manz Carpio na ang asawa ni VP Sara. So ano pong malinaw? Ang malinaw po talaga, eh talagang pilit na pinakukulong, hindi lang sinisira ng Marcos administration ang mga Duterte. Pero si mga Duterte naman, eh hindi mo naman aasahan yan na uupo-upo lamang at tatanggapin ang mga suntok, no? Siyempre, nandyan yung paratang na wala sa tamang pag-iisip ang ating Presidente Marcos Jr. dahil sa pinagbabawal na gamot na alam naman natin na sinabi na nung una ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nandyan din yung hindi walang kakayahan dahil nga sa paggamit ng pinagbabawal ng gamot na malutas ang problema ng nagtataas ang presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, at saka yung mababang mga sweldo. So ano nga ba ang mga scenarios ngayong mukhang nagbabanggaan ng mga higante sa larangan ng politika ng Pilipinas? Well, siyempre, ang obvious scenario dyan, mananaigang Marcos. Ano ang ibig sabihin? Pag nanaigang Marcos, kulong ang ICC, sa ICC ang Presidente Duterte, mai-impeach si Inday Sara at pwedeng makulong din, makukulong ang Manz Carpio at saka ang Pulong Duterte, at baka makulong din si Harry Roque, ang tanging Duterte na hindi Duterte ang apelido. At may posibilidad na dahil nga pag nakulong si VP Sara at matanggal VP sa pagiging VP, mag-a-appoint ng Vice President ang Presidente. At siyempre, sino pang i-appoint ng Marcos Jr. kung hindi si Speaker na bilang Vice Presidente. Yan ay kung mananaig ang mga Marcos. Kung mananaig naman ang Duterte, abay, siyempre, mauupo bilang presidente, bilang constitutional successor ang VP Sara. Posible na makakulong ang mga Marcoses, hindi lang po dahil sa pinagbabawal ng droga, kundi na rin siguro doon sa korupsyon at lantaran na smuggling. At siyempre, tanggal ang Speaker, palit ng Speaker of the House, pati po siguro ang Senado mapapalitan. Alam niyo naman kasi, talagang merong basbas po ang mga opisyalis ngayon ng Senado ng ating Malacanang. Yan ay kumananaig naman ang mga Duterte. Pero meron pang third scenario. Ang third scenario ay po pwedeng magkaroon ng political settlement. Siguro, mag-uusap ang dalawang panig para hindi madugo, edi live and let live na lang silang dalawa, no? At susubukan na maibalik yung samahan dati, no? Pero mukhang malabo po ito to. Dahil talagang hindi po papayag ang mga tambaluslos na mawala sa eksena at hindi sila papayag na magkaroon sila ng kalaban pagdating ng 2028 at hindi pa naman nila inaabandon yung idea na mag-charter change para nga maging parliament ng maluklok sa pwesto ang kanilang presidential insan. Pero yan ay third possibility. Abay, meron pang fourth possibility, ha? Ang fourth possibility, mabubuwisit ang militar sa nangyayari ngayon at gagalaw sila ala Thailand and Burma at sasabihin, ang gugulo ninyong mga politiko kayo, ang daming problema, ay nako, kami na ngayon ang mamumuno
at magkakaroon ng military junta. Yan po ang nangyari ngayon sa Thailand at yan din ang nangyari sa Burma. Alam nyo, hindi malayong mangyari yan, ha? Kasi dito sa Pilipinas, nung People Power 1 and People Power 2, talaga namang gumlaw ay militar. At nang gumalaw ang militar, ibinigay lang nila sa civilian ruler. Kay Cory Aquino na nagdeklara ng revolutionary government at kay GMA na naging constitutional successor. Pero alam nyo po, nung pinayagan nating makialam ang militar ng First People Power, eh talaga pong sumunod na tayo sa yapak ng Thailand na nakikialam na ang military sa politika. So, meron din pong posibilidad na kapag ang militar ay nakialam, well, sila mamumuno at sila magbubuo ng military junta. Ibig sabihin, wala nang halal na opisyales at siguro magkakaroon na lang ng eleksyon na baka isabay sa 2028. Pwede bang magkaroon ng constitutional succession? Well, pwede namang siguro na dahil ayaw nilang hulaan ang buong daigdig, eh paupuin itong constitutional successor na si Inday Sara Duterte. Pero kung ito po talaga ay kudita, wala pong basihan na yung constitutional succession. Bakit? Kasi babaliwalain na nila yung saligang batas. So wala rin karapatan si Inday Sara Duterte na umasa na siya magiging constitutional successor. Or posible naman na parang Angie Reyes formula, no? Na okay, magwi-withdraw ng support ang militar, pero hahayaan nilang mag-take over yung constitutional succession at hindi magdedeklara ng revolutionary government. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang Senado at Kongreso, tuloy-tuloy ang Korte Suprema, ang magpapalit lang ay ang presidente. Pero sa tingin ko, malabong mangyari yan eh. Kasi ang tingin ng military ngayon, base dun sa kanilang mga public statement, eh masyadong korap na ang Kongreso. Eh mantakin ninyo, yung dating na babalita na 10% SOP sa kalye at saka 5% na SOP sa building, eh ngayon daw, eh as high as 50% na. So ano pang matitirang budget para sa mga sa proyekto ng taong bayan? Ubus na. So mukhang malabo na magkakaroon ng constitutional succession matapos magkaroon ng withdrawal of support ang militar. Pero posibilidad pa rin 'yon, yung Angie Reyes formula. Well, hindi natin alam kung anong mangyayari. Pwede din naman talaga maulit ang 1986, 'di ba? Na taong bayan talaga ang magdedeklara na tama na, sobra na. Pero ako hindi po ako naniniwala dun sa nangyari yun eh. Ang nangyari po talaga dun, bumitiw sa suporta si JPE at saka sa Fidel Ramos. At pinaligiran lang ng taong bayan dahil nagbigay ng order ang Marcos Jr. na talagang bombahin sila. At hindi nangyari yun dahil nagprotekta ang militar, ang taong bayan sa militar. Pero mula po talaga noong 1986 na binigyan natin ng papel ang militar, nandiyan na po talaga yung posibilidad na militar ang gagana. Anong gusto ko? Ang gusto ko po sana, gawin ni PBBM ang pinakamabuti, magpahinga panandalian, kung talaga siya ay mayroong addiction sa pinagbabawal na gamot, magparehab, at hindi naman siya magbibitiw bilang presidente. Hayaan lang niyang maging acting president si BP Sara habang siya ay nagpaparehab kung totoo na meron siyang addiction. Pero ngayon kasi napakahirap isipin na hindi totoo yan. Kasi meron ng video na na-authenticate na meron pang eyewitness account. So sa akin, magpapatawag naman ang mga Pilipino kung siya ay talagang aamin at sasabihin na gusto ko ng pangalawang pagkakataon. Bagay, hindi ng pangalawang pagkakataon yun. Napakadami ng pagkakataon ang binigay natin sa Marcos. Pero mas gusto ko pa rin po yan. Bakit? Kasi yan po ay magiging constitutional pa rin. At siguro naman, kapag ang BP Sara maging acting president, magtitinuri ng Kongreso. Dahil meron namang political will si Inday Sara na sabihin, hoy, tigil nyo na yung mga kalokohan ninyo, ha? Lalong-lalo na sa Kongreso. Otherwise, bubuwagin ko kayo dahil meron naman akong kapangyarihan na buwagin kayo. Or, yun nga, yung political settlement. Kaya lang malabo po ngayon yung political settlement kasi ang anyo ng politika, ayaw talagang mag-share. Diba? Eh, wala namang problema ng unit team. Eh, bakit nawarak? Dahil nga nagkaroon ng ambisyon ng ilang mga tao na malapit sa administrasyon. Kaya napakaagang isinisira itong si BP Sara. Well, I wish na meron talaga akong crystal ball. Pwede rin naman na as is where is. Ang hirap sa as is where is, parang wala tayong pinupuntahan. Hindi nalulutas sa mga problema, hindi tayo nakakapag-move on,
hindi natin alam kung ano talagang tunay estado ng pag-iisip ng presidente, no? Dahil walang pagsisilungaling at walang pag-aamin doon sa paggamit ng pinagbabawal na droga. Hindi tayo makaka-move on talaga. Kaya mahirap yung as is, where is. E kayo, anong gusto ninyong mangyari? Dahil kayo naman talaga ang soberenyang tao. Kayo po talaga magdedesisyon. Anong desisyon nyo, mga kaibigan? Tignan po natin ang inyong mga komento. No? Sana mabasa ko kasi kung napapansin nyo, ang ginagamit ko ngayon ay aking telepono. Pero napakaganda pala ng image kapag ang ginamit mo ay telepono, no? Kesa kung ang gagamitin mo ay laptop. Inandyan na ba kayo? Kasi maaga tayo.